What's up mga tol, kamusta? Gusto mo maging vlogger o gusto mong maintindihan ang pagiging vlogger? Gusto mo bang mag-improve sa pagbablog? So ngayon pag-uusapan natin ng mga bagay na hindi mo kailangan gawin at mga kailangan mong gawin sa YouTube. So bago natin simulan ang video na to, make sure na nakasubscribe ka na, nakalike ka na rin at pakipindot na rin ang notification bell para yung update sa ating bagong upload na video. Okay lang kahit naka-cellphone ka o camera ka man ang gamit mo sa pag-vlog. Kailangan bago mo i-click ang record button, make sure na magagawa mo itong tatlong bagay. Ano yon? Number 1, check your phone and camera storage. Kailangan meron ka sapat na storage sa equipment mo. I-delete mo na yung mga unnecessary apps, files na naka-storage pa rin sa cellphone mo. Hindi mo naman talaga nagagamit at mga application na hindi mo naman talaga kailangan. Pangalawa, check your battery percentage. Siyempre, mas masarap na mag-vlog kapag mahaba yung video mo at saka matagal yung battery life ng camera mo. Tsaka kapag ka camera ang dala mo, halimbawa travel vlogs, kailangan lagi ka merong extra battery. Once na malobat yung isang camera, meron kang pampalit na battery. Kapag ka cellphone naman ang gamit mo, siyempre, kailangan mo rin ng power bank. Para once na malobat yung cellphone, meron ka pa rin alternative na gagamitin para sa cellphone mo. Number 3, wide your lens. Siyempre, simple basic na ito. Parang ganito sa akin, naka-wide yung lens ko. Kung cellphone naman ang gamit mo, meron naman alternative na nabibili sa mga online shopping site. Kahit sa mga malls, meron yan. Mga lente na nabibili lang na mura lang siguro mga around 200 lang. Meron nun. Basic lang yan. Next guys is, don't wear sunglasses. Kahit nakakagawa ka ng distraction kapag ka nagsusot ka ng sunglasses. Hindi naman all doon na lahat na nagsusot ng sunglasses ay nakakagawa ng distraction. So meron din naman na, halimbawa sit down vlog ka na magsusot ka ng sunglasses, diba ang pangit naman tingnan. Kasi kapag ka nagsusot ka ng sunglasses, nakakagawa ka pa rin ng distraction. Siyempre yung reflect ng ilaw o araw, magre-reflect ka sa sunglasses mo, makikita ng reflection ng camera mo. Siyempre, mali-distract pa rin yung mga nanonood sa iyo. Next is, you need to have fun. Kung sa paggawa ng video na entertaining, helpful, and informative, ang paggawa ng video na magiging masaya ka at hindi ka mapipressure. At sa ganun, parang makikita ng mga tao na masaya ka talaga sa mga ginagawa mo and enjoy lang. At pakita mo sa mga tao na pasya mo talaga yung paggawa ng video at sasaya din yung mga nanonood sa iyo. Next tip is, arrange your thumbnail text. Kung gumagawa tayo ng thumbnail, saan maging dapat maging aware kayo sa mga bagay nito kung saan maglalagay ka ng mga text, pictures na ipapront mo siya sa video mo. The next tip is, try to experiment videos. Sa ibang video o sa ibang tutorial, lagi nila sinasabi na find your niche. Makakatulong sa pag-grow ng channel niyo. Pero bago yun, kailangan mo muna mag-experiment ng iba't ibang klase ng videos. Kailangan mo rin mag-try ng mga different type of videos na entertaining. Kasi mahanap mo yung video na talagang para sa'yo at yun na magiging niche mo. Next tip, don't compare yourself to others. This mindset na hindi mo kailangan gawin na mag-discourage sa'yo para palagi mo siyang ginagawa. Palagi ka na lang naiingit sa iba, palagi mo na lang kinocompare yung sarili mo sa iba. Which is hindi naman talaga kailangan na maging ganun. So ang kailangan mong gawin eh, i-stop mo yung mga ganung mindset at gumawa ka ng paraan para mag-grow sa YouTube. Kung mangyayari, lagi ka na lang tatamarin na mag-upload sa YouTube. Kung mawawalan ka ng gana, lalo kang panghihinaan, lalo mong mapipil na mahina ka. So huwag kang magpapakain sa mga ganung sistema at sa mga ganung mga bagay. So yun ang magiging distraction mo para maabot mo yung mga goals mo. May mga bagay naman na hindi pare-pareho ng ating mga diskarte para mag-grow. Iba-iba rin ang ating mga personality. Hindi mo na kailangan mag-isip na bakit sa ganun, bakit ang taas ng mga ano niya, ano ba yung mga naabot niya, dapat ganun din ako, dapat hindi ganun. Bakit hindi mo tanongin na sarili mo na ginawa ko ba lahat? Ginawa ko ba yung
mga dapat kong gawin. Kasi kung talagang mahal mo ang ginagawa, magbubunga lahat yan. So tuloy-tuloy lang. Hindi mo kailangan problemahin yung mga achievement ng iba. Ang hindi mo, focus ka kung ano yung goal mo sa buhay. The best thing is kailangan alamin mo kung paano ka magiging successful sa buhay. The next thing is set your goals and plan. Pag set mo ng goals ay makakatulong yun sa atin kasi lalo kang gaganaan. Kasi lahat naman tayo may mga goals sa buhay. Kaya kung may goals ka, dapat isusulat mo yung mga long and short goals. Kapag nililista mo yung mga bagay na gusto mong mangyari, mga bagay na gusto mong mabili, lalo kang gaganaan gumawa ng video. Siyempre, dapat lagi mong tatandaan na merong pagsubok kang dadaanan bago mong maabot yung mga goals mo sa buhay. Dapat maging aware ka rin na magkakaroon ka ng mga struggle sa buhay at kapag nalampas naman, mapupunta ka na sa finish line at makakamit mo na yung mga goals na gusto mo. Kunyari, gusto kong magkaroon ng vlogging cam next year. Dapat puprosigihin mo na maabot yun. Sasamahan mo ng pagtsitsaga, hirap para maabot yung goals na yun. And next year, dapat magiging masipag ka sa paggawa ng mga videos ganito kung gusto mo maabot yung talagang pinaka-goals mo. The next tip is learning YouTube. Pinaroon mo itong video na ito kasi gusto mo may malaman sa YouTube. Kasi hindi naman halos lahat na alam ang pasikot-sikot sa YouTube. Kahit ako, hindi ko rin alam ang mga pasikot-sikot sa YouTube. Kaya nandito rin ako para ituro yung mga bagay na nalalaman ko kahit konti na may share ko sa inyo. At yung manunod ka ng mga video na sa iba na magre-reflect sa'yo, napakalaking tulong nun para mapalawak ang isipan mo sa platform na to. Hindi lang naman ako gumagawa ng tips and advice sa mga marami din dyan mas magagaling pa kaysa sa atin. Marami ka rin matututunan sa mga kanila. Sa akin, kumukuha lang ako ng idea at sinishare ko rin sa inyo. Maganda lang kasi ito, marami kang video na pwede mong panoorin na matututunan mo na kung paano mag-grow. May hindi na mabilis ang YouTube. Hindi mo ba alam kung paano ka gumawa ng thumbnail, hindi mo alam kung ano ang monetization, hindi mo alam yung mga bawal at pwede, yung mga copyright claim, copyright strike sa YouTube. Pwede kang mag-check sa ibang channel na mapapanood mo kung ano-ano yung mga yon. Napakaraming video na mapapanood mo dyan sa YouTube. The next tip is choose your right influencer. Malaking part ang ng mga big YouTuber sa ating mga small YouTuber. Tingin nyo, bakit kailangan natin maging mapili sa taong hahangaan natin? Kasi minsan nagre-reflect yung style nila sa style din natin. Kasi may mga bagay tayo na ma-adapt natin galing sa kanila. Or minsan na-adapt din natin kung paano sila gumawa ng video at mag-isip ng iba't ibang klase ng content. At kung pipili ka ng magiging influencer, make sure na meron kang matututunan sa kanya at matutulungan ka rin niya sa career mo. Kaya malaki ang ambag ng mga idol natin, mga big YouTuber sa ating mga small YouTuber sa pagbablog natin. So kailangan talaga maging matalino tayo sa pagpili ng ating paboritong influencer. So hanggang dito na lang mga tol at maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Paalam. Peace.